Ninoy Aquino exposed in the halls of Congress na merong nangyaring massacre dito. So, Jabida massacre, dito nangyari yan. Naku, malaking iskandalo yan, biro mo. And for the first time, the president also acknowledged the killing of Muslim recruits. May nagsusubo pa rin sa kanila sa panganib. Ipinapain ang kanilang kaligtasan. Formal na itong kinilala ng pamahalaan bilang bahagi ng ating kasaysayan. Isa sa pinaka-controversial na pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay ang usaping tungkol sa Jabida Massacre. Kaya hindi na napagtataka na samut-sari ang komentong inani ng video na aking in-upload noong kami ay nagpunta sa korhidor nang talakayin na ng aming guide ang tungkol sa di umano'y nangyaring Jabida Massacre. Kaya sa videong ito ay mapapanood nyo ang ilan sa mga naging pahayag ng mga media at maging ang dating Presidente Ninoy Aquino na anak naman ng dating Senador Ninoy Aquino na siyang sinasabing nanguna sa pagsiwalat ng naturang kontrobersya. Pupunta tayo dito sa pinakadulo. 18th century, King of Brunei, rinigaluhan niya yung Sultan of Sulu. Sultan Kiram of Sulu, rinigalo sa kanya ay Sabah, Malaysia. Sabah is the northern part of Borneo. Ang may-ari ng Sabah is Sultan Kiram of Sulu. Ang ginawa ng Sultan of Sulu, he rented it out. Pinaupahan niya sa British East Company. Pinabayaran siya ng renta. Maliwanag, may kasulatan. Naging parte ng Federation of Malaysia. 1968, si President Ferdinand Marcos, sabi niya, ay nagoryo tayo. President Marcos recruited thousands from Sulu. They were brought here in Corredor. Nagte-training sila rito. And then they will be sent to Sabah to start a rebellion. Pinangakuan sila ng magandang sweldo, magandang pagkain. Te-training sila rito, hindi naman sila pinapakain ng mahusay. Hindi sila binabayaran ng sweldo. Kaya itong mga tausok na to, nag-decide sila, naku, lalayas na kami. Ayaw na namin sumunod sa order nyo. We'll go home and expose that there is a training here. Your plan is to fight our Muslim brothers in Sabah. Nangyari sa mga Muslim soldiers na yan, dinala po sila rito sa pupuntahan natin. They were massacred. Pinagpaparil sila. May isa nakaligtas, si Jubin Karula. Nahulog siya sa bangin. Fortunately, siya ay nasa gitna ng mangingisda. Dinala siya sa Cavite Province. Governor ng Cavite Province noon, si Governor Bucalan, siya ay oppositionist kontra kay Marcos. Dito pinatay yung mga Muslim soldiers. There is a marker there, Jabida. Jabida means a young Muslim maiden. Noong si Arula ay nakarating sa Cavite, Governor Bucalan contacted yung kalaban ni Marcos, Ninoy Aquino. Yung tatay ni Chris Aquino, oppositionist niya. Ninoy Aquino exposed in the halls of Congress na merong nangyaring massacre dito. So, Jabida massacre, dito nangyari yan. Naku, malaking iskandalo yan, biro mo. 1968 yun. At that time, there was a professor in UP named Nur Miswari. Si Nur Miswari, tausog din yan. So, mga katribo niya yung mga na-massacre dito. So, what Nur Miswari did was form the MNL at Moro National Liberation Front. Na sila ay nag-revolt against our government. Ginunita ngayong araw ang ika-47 taon ng kalunos-lunos na insidente na kilala sa tawag na Jabida Massacre. Ilang daang kalalakihang Moro ang dinala rito ng rehimeng Marcos nang hindi na matuloy-tuloy ang misyon. Pinatay na dito sa koridor ang mga lalaking Moro. Isang marker ang pinasinayaan sa mismong Kindley Field. Formal na itong kinilala ng pamahalaan bilang bahagi ng ating kasaysayan. For the first time, the president also acknowledged the killing of Muslim recruits by Philippine soldiers. May nagsusubo pa rin sa kanila sa panganib. Ipinapain ang kanilang kaligtasan. The secret operation was exposed by President Aquino's father.
then Senator Ninoy Aquino. Kumpara sa iba, ibarya lamang ang buhay ng mga Moro na ating mga kapwa Pilipino. Para sa akin, mali ang pananaw na ito. Mga kababayan, ano ang reaksyon niyo dito? At ano naman kaya ang magiging pahayag ng kasalukuyang presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos dahil ang kanyang ama ang hinihinalang utak ng diumanoy, Chavida Massacre, na naganap sa isla ng Corregidor? Hintayin natin ang magiging pahayag o press release ni President Bongbong tungkol sa usaping ito.